Simulan na natin sa wound in the ear, cheek, and jaw. Pero bago lahat, siguraduhin na may suot tayong guantes for additional protection. At dapat yung gagamitin ng nating guantes ay sterilized. Handa na natin ng gagamitin nating mga materials katulad ng bandage at syempre yung gasa. For example, yung wound ay nasa tenga, dito natin ilalagay yung gasa. Tapos, yung bandage ay naka-narrow cravat siya. Yung apex ay tatapat natin kung nasaan yung wound. At para naman hindi masyado makapal ito nandito sa may bandage natin, kailangan natin siyang i-twist or i-fold sa may twisting. Pagdating dito sa malapit sa may sentido, kailangan natin siyang i-twist yung dalawang ends ng bandage. Higpitan natin, tapos yung isang end, lagay natin dito sa main. Oo, at yung isa naman, i-aim natin. Dito natin siya itatali sa may part kung nasaan yung sugat. Kailangan natin higpitan para makontrol na. Pero dapat, maayos pa din yung pagkakatay natin. So, right over left, left over right. At syempre, yung mga excess ay nilang natin. Ito na po ang ating wound in the ear, cheek, and jaw.